Sige po, tayo po muna'y manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Father God, for this opportunity that you have given us. Salamat po, Panginoon, sa oras at sa panahon na ibinigay niyo po sa amin. Bagamat umuulan, Panginoon, Lord God, na masarap magpahinga, pero Lord, kami nagtitake rest in your presence, O Father God. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa at dalangin namin, O God, na malayang kumilos ang nanaspirito sa aming kalagitnaan. Kung may mga nagwaman po kami pagkakamali, Panginoon, dalangin namin, O Jesus Christ, na patuloy na ang inyo pong pagpapatawad ay sumaamin, Panginoon Lord God, na inyo pong grace, Panginoon Lord God, na inyo pong love, Panginoon, ay patuloy po namin inaangkin, O Father God. Salamat, O Jesus Christ, inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin sa gabing ito, on being courageous. Ayan. So, isa po sa magandang katangian ng isang Kristiyano at kung aaralin po natin ang Bible, yung mga biblical characters na ating mababasa po doon, ang mga taong ito po ay courageous. So, tayo as Christians, napakahalaga na tayo din po ay courageous. Kukunin po natin ang atin pong verse sa Joshua chapter 1 verse 9. Sa gabing ito, meron lamang po tayong tatlong katanungan na atin pong susubukang sagutin sa oras na ito. Number one, where do I get the courage to go on when life seems too hard or obstacles seem too big? Yan, di ba? Kasi siguro madaling magkaroon ng courage kung wala ka namang pinagdadaanan na problema, wala kang suliranin. Pero parang imposible yata yun sa isang tao na wala po tayong obstacle, di ba? So lahat po tayo merong mga troubles in life. Lahat po tayo merong isipin. May mga bagay na nagpapahirap po sa atin. Amen? Hindi lang naman po ito lagi patungkol sa financial. Minsan patungkol sa relationship or even patungkol sa mga aspirations in life. Ayan. Ngayon ang tanong, paano ba ako magkakaroon ng courage para makapagpatuloy daw tayo kung sakali man na dumananas daw po tayo ng paghihirap or may mga hadlang sa mga gusto po nating marating? And then pangalawang katanungan, will God take away the things that frighten me? Yan, di ba? Minsan kasi ganun din ang gusto ng tao. Kapag tinanggap niya si Jesus, ang gusto niya maging smooth sailing na lang yung lahat. So wala na maging problema, wala na yung fears, lahat ng kanya mga pangangailangan right away ipoprovide ng Panginoon. Kaya ang pangalawang tanong, tatanggalin kaya ng Diyos ang mga bagay na nagpa-frighten sa akin, mga bagay na nagpapahina ng ating loob? At pangatlo, are there consequences to a lack of courage? Yan. So, di ba ang topic natin, we should be courageous. Pero, paano kung hindi tayo courageous enough or kulang yung ating courage? Meron po ba yung consequences? Yun po yung sasagutin po natin tonight. Sa atin pong pagpapatuloy, basahin po muna natin sa number one para sagutin po natin yung where do I get the courage to go on when life seems too hard or obstacles seem too big. Sabi po ng Isaias 41 verse 10, ang nagsasalita po dito of course yung ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ako'y sasaiyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So ito napakaganda kasi ang salita ng Diyos na ito, hindi lamang po ito for the past victory po natin. Hindi rin lamang po ito para sa present situation po natin. Pero even in our future situation, future na pangangailangan po natin, nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili po nating Panginoon na tagapagligtas, meron tayong assurance na kasama po natin ang Lord. At dahil kapanalig natin ang Lord, ever powerful one, hindi dapat tayo matakot kasi lahat ng bagay kayang ma-overcome ng Lord. Therefore, kung kakampi natin ang Lord, ang lahat ng bagay din ay ma-overcome po natin. So, walang room para po tayo ay matakot kasi siya yung ating Diyos. Hindi dapat tayo nag-worry. Diba kanina sabi ko marami mga obstacles in life, maraming problems in life. Hindi ka man exempted dyan, pero in facing those problems, dapat meron po tayong victory na agad. Kasi nga, natapos na po ito ng Lord. At hindi dapat tayo matakot na harapin yung mga suliraning ito ng ating buhay. Kasi ang Diyos din po magpapalakas po sa atin, ang Diyos pa rin po ang tutulong sa atin. Siya yung mag-iingat sa atin kung kailangan natin ng protection, lalo na sa COVID.
At siya rin, of course, yung magliligtas po sa atin sa bingit ng kapahamakan. So napakaganda. Alalahanin mo lang lagi yung Isaiah 41 verse 10 para maging courageous enough po tayo kung nakikita natin na napakahirap ng sitwasyong ito para sa akin or we don't know what to do anymore. Tandaan natin na kasama po natin ang Lord. At dahil kasama po natin ang Lord, meron tayong assurance, andun yung help ng Lord, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo mag-worry, sapagkat andun yung strength ng Lord, andun yung kanyang help, andun yung kanyang safety, yung kanyang security na always available for us. All we need to do is just to keep believing na yun po ay kayang gawin ng Lord para sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi ko dito, church, throughout your life, you will find yourself in scary situations. Diba? Hindi naman tayo exempted. Kahit ngayon na tayo nagba-Bible study na meron na tayong Jesus Christ sa ating puso, hindi ka pa rin exempted dito. Hindi ka exempted sa mortal danger. Kasi yung ating physical, ito po ay namamatay. Ang ating pong physical ay nagkakasakit. Extreme stress. Diba? So maaring nakaka-stress yung mga gawain natin sa trabaho or gawain sa bahay or even sa pag-aaral po natin, very stressful. Or even our businesses, diba? So it gives us stress. Major illness, yan. Kung hindi man ikaw yung merong sakit, mahal natin sa buhay, diba? Or mga taong malalapit po sa atin, syempre kung sila ay merong karamdaman, tayo rin po ay affected noon. Ano pa po? Money issues, diba? So syempre, gusto natin lahat ng pangangailangan natin is always available. Pero dumarating din sa point na meron tayong pangangailangan financially. Or any number of problems. So napakadami niyan. Kaya nga, hindi dapat tayo nag-judge kung anong pinagdadaanan ng bawat isa kasi we have different problems in life. Kaya nga, all we have to do is to understand them, to listen to them, to pray for them. So there are a lot of things na nakakapagpatakot po sa bawat isa sa atin. Siguro nakaka-relate ka dyan, so i-identify mo na yun right now, tonight, sa buhay mo. Ano ba yung you find yourself in scary situations? Sabi dito, tandaan mo, church, true courage comes from understanding that God is stronger than your biggest problem or strongest enemy. So napakaganda. Yun pala yung tunay na courage. Amen. Na magkakaroon ka ng lakas ng loob. Kasi naunawaan po natin na yung ating Diyos na pinaglilingkuran is a bigger God. Mas malaking Diyos siya kumpara dun sa ini-imagine mo ng biggest problem or strongest enemy na na-encounter mo. And knowing that, He wants you to use His power to help you. Katulad din na napapanood natin, di ba, mahilig ako actually sa mga superheroes, mga Marvel, something like that. So di ba napapanood po natin doon, there are a lot of powers being used. Pero ang Diyos natin pinaglilingkuran, all-powerful God. So therefore, kung yun Diyos mong pinaglilingkuran, all-powerful God, willing to help you, so yung kapangyarihan ng Diyos, beyond your measure, beyond your comprehension, siya yung gagamitin mismo ng Diyos para tulungan ka. Courage is not misplaced confidence in your own strength, but well-placed confidence in God's strength. Ayan. So kaya pala minsan pinanghihinaan ng loob tayo mga tao kasi nakatingin tayo sa ating kakayanan. Siyempre, yung kakayanan natin as tao, limited. Diba? Napapagod tayo, pinanghihinaan tayo ng loob. Diba? Yung ating capability, even intellectual, hindi naman po ganun din kataas. Yung atin pong resources, hindi rin po ganun kadami. Pero kung yung ating confidence, doon po natin nire-rely sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalakasan at kakayahan ng Diyos. So therefore, hindi na po tayo matatakot. Magkakaroon po tayo ng courage enough para mo overcome lahat ng mga situations na pinagdadaanan po natin in life. So tandaan po natin saan tayo kukuha ng courage to go on when life seems too hard or obstacles seem too big. Of course, sa Panginoon. Amen. So mag-dwell ka sa mga Bible studies like this, makinig ka ng mga worship songs, umaten ka ng mga Sunday services, read the Bible, pray unto God. Nakakatulong po ito para mas maging courageous pa po tayo so that we could face lahat po ng in-offer ng world. Pangalawang tanong na gusto nating sagutin tonight,
Will God take away the things that frighten me? Ayan. So, sagutin natin. Tatanggalin ba ito ng Diyos? Sabi ng Bilang chapter 14 verses 6 to 9, dahil sa hinagpis, pinunit nina Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephun ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga tagaroon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at kinapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Amen. So napakagandang salita ng ating Panginoon. Ayan, kung atin pong babasahin, ang sabi dito, kasama daw natin ang Diyos. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ginapi niya na ang kanilang mga Diyos. Ibig sabihin, yung kanilang mga Diyos na tinutukoy dito, mga Diyos na hindi nakakapagsalita. Mga Diyos na walang kapangyarihan. Kaya huwag tayong matakot. So, anong ibig sabihin nito, Church? Ang ibig sabihin nito, tayo as Christians, we believe in the living and true God. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, therefore, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi nakakatakot na Diyos. Diyos na nagbibigay ng buhay, Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, Diyos na nagpo-provide lahat ng ating pangangailangan, Diyos na nakikinig po sa atin. Ang Diyos din pong yun ang mag-aalis lahat po ng takot na meron tayo. All we need to do is, of course, to abide sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, para sa bawat isa po sa atin. At syempre, huwag po tayong maghimagsik sa Lord. Amen. Katulad nung mga ibang Israelita. Amen. So, tularan po natin yung good example na pinakita ni na Joshua at saka ni Caleb. Nung sila po ay tinawag ng ating Panginoon upang gamitin ng Lord for His mighty work. Amen. So, ganun lang po. Ang Diyos pa rin naman po talaga ang mag-aalis lahat po ng mga fears po natin na meron in life. Pangalawa na sinabi ko po dito, fear is part of life and comes from feeling alone against a great threat. Diba? So, parte po talaga ng buhay ang fear. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman inoffer sa inyo na totally mawawala yung fear kapag tinanggap ang Lord. Ito po ay nararamdaman natin, especially kapag we feel alone, wala tayong kakampi or wala tayong kasama in spite or against a great threat. God may not take away things that frighten you, but He will give you courage by being beside you, helping you fight the threat. So yun yung maganda. Hindi man 100% yan tanggalin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi depende pa rin naman yun sa pagtitiwala natin at sa pananampalatay natin sa Diyos. Pero dapat sure ka na meron kang assurance and meron kang courage, kasi nga alam mo nakasama mo ang Lord in that battle. Kung ano man ang kinakaharap mo na battle, kasama mo ang Diyos, kaya mo overcome mo yan. Joshua and Caleb had courage, fueled by the promise that God was greater than any enemy or problem they faced. Dito kasi hindi nakita ni na Joshua at ni Caleb yung sasakupin nila na lupain na ang lalaki ng mga tao doon, marami silang mga weapons, marami silang mga kagamitan. Pero ang tiningnan dito ni Joshua at ni Caleb, kaya sila naging courageous enough, yung Diyos nilang pinaglilingkuran. So ganun din tayo, hindi dapat tayo nakatingin sa ganitong kalaking bayarin, hindi tayo nakatingin sa ganitong kalaking problema, amen, or ganitong haharapin na nasuliranin sa buhay, kundi nakatingin tayo sa makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. So therefore, hindi man mawala totally yung mga kinakatakutan po natin, pero meron tayong courage enough, meron tayong strength enough na ma-overcome po ang lahat ng ito, kasi kasama naman po natin ang Panginoon at nakakatiyak po tayo na tutulungan po tayo ng Panginoon. So we just have to be faithful to God, we just have to be trusting to God. Sabi po ng Gawa, chapter 2, verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaring siya'y bihagi nito. Marami kasi mga tao natatakot mamatay. Pero tandaan natin, Church, tayo, sabi ng Word of God, pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kamatayan.
Sabi ko nga, yung atin kasing spirit, immortal yan. Pero since immortal yung spirit natin, meron siyang destination kapag namatay na yung physical body po natin. We could either go to heaven or go to hell. At syempre, since we are believers of Jesus Christ, meron tayong assurance that we go to heaven. So, hindi dapat tayo matakot mamatay. Sabi ng Gawa, chapter 2, 29-31, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing. At naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man inakita ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ayan. So alam natin maraming biblical characters hindi na natin kasama ngayon. Pumanaw na or kinuha ng Lord directly. So meron tayong assurance, sinasabi ng Word of God na after we die here on earth, meron tayong buhay na walang hanggan, nakapiling ang ating Panginoon. So therefore, hindi dapat tayo matakot kung saan tayo pupunta after we die. Kasi meron tayong assurance that we go to heaven with our Lord and Savior Jesus Christ. Sige po, ituloy po natin. Sabi ko dito sa pangatlo, the early church was consistently threatened by religious persecution. Ito nga buti, hindi natin ito na-experience eh. Before kasi kapag nanampalataya ka talaga kay Jesus, pag hindi mo siya dinina, ipapakain ka sa leon, pupugutan ka ng ulo. The believers did not pray for the threats to end, but for the courage to face them. So ganun din, tayo as we pray, kasi nasa world pa rin tayo, hindi naman pwede tayong alisin ng Lord sa world. Kasi pag inalis na tayo ng Lord sa world, syempre, heaven na yon. Pero sabi dito, kapag nanalangin pa tayo, humingi tayo ng courage para ma-face natin lahat na mga in-offer ng world. Sometimes, God will remove the things that frighten you. But often, the Holy Spirit will give you the boldness to turn those threats into opportunities for spiritual growth and for declaring your faith. Yun pala yun. So minsan dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok, mga ganyang problema, kasi nagiging oportunidad ito para tayo mas mag-grow spiritually, mas magtiwala sa Panginoon, at mas lalong lumago yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi diba, hindi nyo ba na-observe, every time na meron tayong problema, every time that we think we need the Lord, that's the time na tayo lumalapit sa Panginoon. At gusto yun ng Panginoon. Siyempre, gusto ng Lord na patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Kasi the Lord longs for our fellowship. The Lord longs for relationship. Amen. Hindi naman nilolong ng Lord ang religion. Ang nilolong niya, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Intimacy with God. Number 4, hope helps you see beyond the immediate crisis. Totoo, di ba? Kasi yung pag-asa, tinitingnan mo na one day, makakaraos ka din. One day, mawawala or makaka-move on ka rin sa ganitong situation. If God took away everything that frightened you, there would be no need for help or for hope in your life. Diba? Totoo naman. So, kung wala ka na palang isipin sa buhay, wala kang troubles in life, ayan, kung wala na palang ganun, ano pong mangyayari? Amen. Pag ganun po, sabi dito, ayan, pag ganun daw po, maaaring sabihin natin na we don't need the Lord anymore, di ba? Kasi everything naman pala is smooth sailing. Everything pala naman is provided by God. So therefore, hindi ka na frightened, hindi ka na rin lalapit sa Diyos. It is through hope you accept Jesus Christ as Lord and Savior of your lives and place your eternal future in His hands. Di ba lahat tayo merong born again experience, meron tayong story kung kailan tayo nakakilala sa Panginoon. And most of us, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at saka tagapagligtas in a hope na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Amen. In a hope na lahat ng mga pangailangan natin here on earth and lahat ng mga solirani na ating kinakaharap, in a hope na merong isang Diyos na sasama, tutulong po sa atin. In a hope na merong isang Diyos na magmamahal sa atin, bagamat hindi tayo minahal ng kahit sino, something like that. So we have different issues in life. At because of that issues in life,
Doon yung naging way ng Lord para tayo ilumapit sa Kanya. Kaya napakahalaga na tayo ay dumaraan din sa mga pagsubok ng buhay para tayo po ay patuloy na umaasa na tayo tutulungan ng Diyos. Amen. So ganun pala yon. Ngayon, are there consequences to a lack of courage? Yan. Pag-aralan natin, anong sinasabi ng Word of God? Sabi ng Lucas 23:21-24, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Ano bang ginawa ng masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Kaya't ipinahagupit ko siya at pagkatapos ay palalayain. So si Pilato na nagsasalita dito, di ba? Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang hinihingi. So tingnan nyo, because of the lack of courage ni Pilato, amen, nag-give in na lang siya dun sa gusto ng tao na ipako ang ating Panginoon sa cross. Amen. So we should also be careful on that. Minsan dapat meron po tayong courage, lalo na to stand what is right. Kung ano po yung tama, yun po yung tahakin po natin. Hindi yun dahil yun ang gusto ng majority, yun na rin ang gugustuhin natin. Halimbawa, yung pagparada ng Nazareno, dahil maraming pumaparada dun, sumasamba sa ribulto at kumakapit sa ribulto, akala mo yun na yung tama, susundin mo na. Pero hindi ganun yung sinasabi ng Diyos. Amen. It is damnation to God. Amen po. Idolatrous worship ang tawag doon at suklam na suklam ang ating Panginoon sa ganoong gawain. Amen. Kaya sabi ko dito, church, standing up for what is right can get you in trouble with corrupt people. Totoo, di ba? Yan, nakikita naman natin yan even sa mga presidential polls, even sa mga candidates sa election, di ba? So dapat piliin natin sino ba yung nag-i-stand to what is right. Amen. Failing to stand up for what is right can get you in trouble with God. So pipili ka. Amen. Yung pipiliin mo yung tama and you get trouble with corrupt people, or you stand up ka for what is right and then mapipilis naman po natin ang Lord. Amen. Pilate gave in to the demands of corrupt people and sentenced God's son to death. Di na-realize yun ni Pilato, amen, nag-give way na lang siya dun sa corrupt people, pero without him realizing na yung Diyos, yung anak ng Diyos ay sinentence niya para mamatay sa krus. Amen. So we should be careful on that. At ito po tayo mag-e-end, sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mong bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mong iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So ikaw sa gabing ito, kung ano man ang pinagdadaanan mo, yan man ay finances, yan man ay karamdaman, yan man ay relationship. Amen. Hindi ko alam kung ano pa yan. Itong sinasabi sa inang Diyos, tandaan mo ang bilin niya sa iyo, magpakatatag ka daw. Lakasan mo daw ang iyong loob. Huwag ka raw matatakot, huwag ka mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi yung ating Panginoon, si Jesus na ating Diyos, kasama daw natin saan man tayo magpunta. So dahil kasama natin ang Lord, meron tayong assurance that we can overcome everything. So we should be courageous enough para ma-face lahat ng obstacles, lahat ng troubles, lahat ng problems in life. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat o Father God sa gabing ito na tinuturoan niyo po kami na magkaroon ng lakas ng loob. Salamat o Jesus Christ sa mga salita na aming napakinggan. Alam ko po, Father God, na marami kaming natutunan at patuloy po namin pangahawakan, Lord God, ang mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, dadakilain, sasamin, paparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.